So what is up guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng MSI Afterburner. Ayan, so first, punta kayo sa browser nyo. And search nyo lang sa search bar, download MSI Afterburner. Ayan, and ito siya, Afterburner MSI from msi.com. So ano nga ba ang MSI Afterburner? So Afterburner is a... an app na i-monitor ang temperature ng inyong PC, like the processor and the GPU and the usage ng RAM, CPU or GPU. Ayan. So let's proceed, download natin. And so download nyo lang and run the setup. And so MSI Afterburner, open nyo lang. Yes. Okay, next, and so continue na lang. And so ito next, kasama to ng MSI Afterburner tong Riva Tuner, dahil ito yung mismong nag-hook sa mga apps or games nyo na para magpakita yung mga numbers or stats dito sa taas. So, next nyo lang, install. Ayan. Hintay nyo lang ma-install. Kasama talaga yun. And huwag nyo kahit i-uncheck nyo na lang itong show readme, tapos finish nyo. Then, run MSI Afterburner. So, dito na tayo. So, as you can see, meron dito ang GPU. Ito yung core clock niya. This is the memory clock. Yan yung real-time na or currently running na clock niya. And sa volt, ito yung tataasan or bababaan yung volt. Then the current temperature. Ayan. So dito nyo siya ma-adjust. Yan. Power limit, time limit, and fan speed. So now, ituturo ko lang sa inyo kung paano i-set up. So first, punta tayo dito sa general. And start with Windows nyo lang. And then, dito tayo sa fan. Ayan. Ito yung pinaka lagi kong ginagawa and pinaka-importante sa lahat, dahil minsan, may mga GPU yung hindi may iwasan na factory na out of the factory na mainit. So, we have to adjust the fan curve para makip natin below 85 degrees Celsius ang GPU para hindi naman ma-shorten yung lifespan niya. Ayan, so apply na natin. Then, let's go to the monitoring. Ayan, we have your GPU temperature. I-show in on-screen display niya lang. Check niya lang itong box na to. Yan ang memory temperature, VRM temperature. Ang nga pala guys, yung ibang GPU walang memory and VRM temperature. So, pwede nyong i-skip tong dalawa. And GPU usage, core clock ng GPU, power, fan speed. And we have the CPU temperature, CPU usage, CPU clock, CPU power, RAM usage, and frame rate. And so, ito guys, ito yung mga preferences ko na gusto kong makita while on game. And lalo ng temperature, very very anxious ako pagdating sa temperature ng GPU and CPU. Kaya, hindi pwedeng hindi yan naka-check and apply, then okay nyo lang. And minimize nyo lang, huwag nyo i-close to guys, minimize nyo lang. And dito lang siya mapupunta. So, that's it for this part. Ipapakita ko naman sa inyo in-game yung result ng pag-setup natin ng MSI Afterburner. And ito yung sa GPU. We have 48 degrees Celsius, currently using 27% of its performance. And the core clock, the wattage, yung power draw ng GPU, and the fan speed. So currently we have 48% of fan speed running. And we have the
memory, ito yung memory temperature ng GPU, which is 54 degrees Celsius as of the moment. And we have also the VRM, and ito rin yung temperature niya. So sa CPU, meron tayong 63 degrees Celsius, and sa CPU yan, or the processor. And we have 19%, 20% of usage as of now. Currently running at 4,200 MHz or 4.2 GHz. And yan, so matipid lang yung processor ko, 15 watts pag in-game ng Apex, 20 watts lang. And we have the RAM, ayan, 7,000 MB pag convert sa gigabyte, 7 gig and 75 FPS. So ayun lang guys, may natutunan kayo, and ma-setup nyo na at maingatan nyo yung mga PC nyo, lalo na sa temperature, kasi isa yan sa critical na factor, or sana maingatan yung mga PC nyo, kasi lalo na itong temperature, isa yan sa may malaking role sa pag-iingat or paghaba ng lifespan ng ating mga PC. So yun lang, thank you sa panonood.